proseso, nakalagay diyan sa ating batas, Lala, yung tinatawag na the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate impeachment. Mm. Ano ba ibig sabihin? The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate impeachment. Ibig sabihin doon, ang mga congressman, sila ang piskal. Hindi nila kailangan na mapapatunayan na na-violate talaga ni presidente o ni vice presidente ang saligang batas, as long as may number sila. So sila yung tinatawag na piskal. They initiate all cases of impeachment. Dalawang proseso yan, MJ, sa pag-file ng impeachment. Una, kailangan na may verified complaint. Verified complaint, ibig sabihin, under oath. Sino ang complainant? Pwede si congressman ang complainant. Isang congressman, pwede na. Complainant si isang congressman, or kahit hindi congressman, kahit si isang citizen of the Philippines. But kung citizen of the Philippines, kailangan endorse by a resolution of at least one congressman. Kailangan yung complaint ng isang Pilipino endorsed by a congressman. Pag may endorsement ng isang congressman or the congressman mismo ang complainant, ipasa yung complaint affidavit or yung verified complaint, i-include yan sa order of business within 10 session days. Within 10 session days, kailangan isama yan sa agenda ng session sa Congress. Then, i-referred yan sa appropriate committee. Normally, the Committee on Justice yan ma-endorse or ma-referred. Then, the committee shall conduct a report after a committee meeting. So, may committee hearing yan. Then, kailangan nila mag-report within 60 session days sa plenary. Then, the plenary will vote. Ang boto na kailangan sa plenary, at least 1/3 of all the members of the Congress, or all the members of the congressman. Pag may 1/3, ibig sabihin, that is already an articles of impeachment. Yun ang first step. Ibig sabihin, dadaan pa sa order of business, dadaan pa sa committee. After that, botohan doon sa plenary ng 1/3. Yun ang first step. Ang second step, wala nang mga hearing-hearing, wala nang hindi dadaan sa committee, diretso na. Yun ang nangyayari kay Joseph Estrada, wala nang hearing yun. Diretso na sa plenary. Kung ang mga congressman, by a vote of 1/3 of all the members of the congressman, kahit wala nang mga hearing-hearing, that is already considered an articles of impeachment. Pag may articles of impeachment na, ipasa na yan sa Senado. Ang Senado, sila ang maging huwes. Sila ang maging juror or juris or maging judge. Kailangan, they have the exclusive power to hear and decide the case, ang mga senador. Yeah. But kailangan ang boto para makonvict ang isang tao, 2/3. 2/3 ng mga, lahat ng members ng mga senador will vote 2/3 para makonvict ang isang respondent nang ma-impeach siya, matanggal siya sa pwesto. But may mga limitasyon yan sa impeachment. Hindi basta-basta ma-impeach ka. Ang isang tao, for example, a public officer, can only be impeached once every year. Hindi pwede na dalawang impeachment mo in one year. Like, I think the may kaso yung dating, yung nabubuhay pa si yung isang attorney Lozano yata yon, MJ, na may final. So, pag na-file ng kaso, hindi na pwede mag-file ulit. Kasi within one year, isang impeachment lang ang pwedeng i-file sa isang presidente, vice-presidente, or yung mga impeachable officers. Hindi pwedeng dalawa. Kung ikaw yung pangalawa nag-file, then may pwedeng na kaso, ma-dismiss yun. Kasi sabi ng batas, kailangan isang kaso lang every year. Yun ang limitasyon sa impeachment. Paano naman, Kuya Mark, kung hawak kalyado ng presidente? Yun siya sabi ko tayo. Ang impeachment is a political circus. It is a political exercise. So ibig sabihin, that's why kailangan talaga ng presidente ang mga congressman. Kasi kung kalaban ng presidente ang congressman, kalaban lang niya kahit 1/3 ng mga congressman, delikado siya. Kasi pag 1/3 ng mga congressman, for example, ilan ba congressman ngayon, MJ? 300? Oh, kung may 300 mga, plus. Sabihin natin 310 to 320. Yan. So kung may 130 lang na 120 or 110 congressman lang na kalaban ng presidente, delikado siya. Kasi sabi ng batas, 1/3 of all the members of the House of Representatives can file
an articles of impeachment. One third lang. So ibig sabihin, kailangan talaga ng presidente ang mga congressman. Hindi pwede na pabayaan ng presidente ang mga congressman. Mm-mm. That's why may give and take yan. May ibang mga congressman na sip-sip sa presidente, yes. Sip-sip sa speaker. Ang presidente din, kailangan din pakinggan ang mga congressman. Bakit? Kasi kung one third ng mga congressman galit sa presidente, one third ha, kahit hindi majority, one third lang, pwede mag-file ng articles of impeachment itong mga congressman na to. Pag nag-file yan ng articles of impeachment, akyat ang kaso sa Senado. So in that case, maging impeach, pwede ma-impeach ang isang presidente sa one-third. Ibig sabihin, 110 lang na congressman, pwede nang ma-impeach ang isang presidente. So kailangan give and take yan. So ito ang tinatawag na political process. So that's why ang impeachment, hindi lang yan criminal case, hindi yan civil case, nakakaiba kasi an impeachment is a political proceeding. It is a political exercise. That's why kailangan ng presidente ang mga congressman. Same also, ang congressman kailangan din ang presidente. Ibang usapan naman sa Senado, kaya Mark. Ang Senado, iba yun. Ang mga senador, they will act as judges. Mm. Yes. Two-third naman yun. So, two-third, I think, ha? 24, two-third, ilang boto yan. So, two-third ng mga senador, pwedeng magtanggal ng presidente. But hindi siya automatic magtanggal. Kailangan may endorsement ng 100 plus na mga congressman. Kasi kung wala endorsement, walang jurisdiction ang mga senador. So the senators will have jurisdiction in an impeachment proceeding kung may endorsement ng one-third ng mga congressman. Two-thirds is 16. 16 out of 24. Yes. So 16 na mga senador pwedeng magtanggal ng presidente, pwedeng magtanggal ng vice presidente or mga justices ng Supreme Court, but hindi automatic yan. Kailangan may endorsement ng one-third na mga congressman. So I think mga 110 na mga congressman kailangan mag-endorse, mag-file ang articles of impeachment doon sa Senado. Then ang Senado mag-decide para tanggalin. That's why hindi basta-basta ang impeachment kung kahit na maraming tao gusto na mag-impeach ang presidente, kung ang mga senador, ang mga congressman, ayaw. Hindi nila i-endorse ang articles of impeachment, one-third ng mga congressman ayaw nilang i-endorse, hindi matutuloy ang impeachment proceeding. So kahit nalabag niya na, nagkaroon na siya ng grounds for impeachment kahit sa na, presidente? Kahit na may grounds na halata-halata na may culpable violation of the Constitution, halata-halata na may betrayal of public trust, kung walang endorsement or ng one-third ng mga congressman ang complaint or yung tinatawag na articles of impeachment, hindi matutuloy ang impeachment proceeding.